unang napaulat na may sakit siyang liver cirrhosis. Tapos yung malit na pa ako, kung nakita nyo, mayroong malit na needle dyan. Hindi makadaloy ng maayos yung mga dugo na galing sa bituka. Liver cirrhosis, maraming peklat sa atay, maraming peklat sa kamay. Nagra-rhyme. Hi everyone! I'm Doc Alvin Francisco. Welcome back to my channel. For today, ang gusto ko nang gawin is magpasalamat sa inyo sa lahat na nanood ng first reaction video ko. That's called Doctor Reacts to Bitoy's Video Positive. I didn't expect na makakarate siya ng ganong karaming views. Sobrang nakaka-uplift. I swear, binabasa ko lahat ng comments niyo. Kung hindi ko man nare-replyan lahat, binabasa ko yung isa-isa. And it means a lot to me kapag nagko-comment kayo and sinishare niyo yung video ko. Sana marami kayong natutunan. So Mr. John Regala, he was found in Pasay City na mag-isa. And latest update sa kanya is meron daw siyang liver cirrhosis. I decided to explain his condition in a doctor's point of view. Gusto ko lang magsabi ng disclaimer, I used Mr. Rafi Tulfo's YouTube videos para makita natin yung physical appearance ni Mr. John Regala. No copyright infringement intended, I do not own his tracks or videos. Please support Mr. Rafi Tulfo. So without further ado, let's start. Naku, eto idol, sabi ng nagpost, iniwanan na si John ng kanyang misis, ha? Unang napaulat na may sakit siyang liver cirrhosis at ngayon, payat na kaswero at bulol na daw magsalita at hirap na rin siyang makalakad. Ako po ay nasa sitwasyon na wala na po akong buhay. So guys, kung makapansin nyo, yung physical appearance ni Mr. John Regala dito, sobrang hina niya tingnan. Weak looking, nagbawas siya ng maraming timbang, tapos yung pananalita niya, kung napamansin nyo, medyo mabagal or tinatawag natin slurred speech. Ilan lang to sa mga symptoms na makikita natin sa mga pasyenteng may liver cirrhosis? Noong ako po ay inultrasound, ay nakita po na maraming tubig na po ang aking tiya. So nabanggit ni Mr. John Regala na nakita sa ultrasound na meron siyang mga tubig sa tiyan. Ang ultrasound, isa itong machine na ginagamit ng mga doktor, specifically ng mga radiologists katulad namin. Isa itong machine na gumagamit ng sound waves na kung saan yung mga sound waves na to dumadaan sa katawan ng tao. And then nagre-reflect back papunta sa machine para makabuo ng imahe. Parang pag nasa kuweba tayo, kapag sumisigaw tayo sa kuweba, yung voice o yung sound na nun-produce natin, kapag tumama siya dun sa dulo ng kuweba, nagre-reflect back siya. Yung reflection na to, yun yung nare-recognize ng machine para mag-form ng image. Yun ang dahilan kaya nakita yung mga tubig sa tiyan ni Mr. John Regala. Ang pagkakaroon ng tubig sa tiyan ay tinatawag ding ascites. Isa rin to sa mga komplikasyon ng liver cirrhosis. Medyo naman po ay bubutasan po ang aking tiyan para labasin yung likido. Plano daw ng doktor na butasan yung tiyan niya at gawing gripo para patuloyin o palabasin yung mga tubig sa tiyan. Ito yung tinatawag na paracentesis. Gumagamit kami ng isang maliit na needle, tinutusok namin ito sa tiyan and then i-connect ito sa isang tubo para lumabas lahat ng tubig o sipsipin lahat ng tubig nito. Imagine nyo yung straw ng Zesto, tapos papasukan nyo, imagine nyo merong isang maliit na pako dun sa loob ng straw. So ito yung straw ng Zesto. Tapos ito yung pako na nasa loob. Yung pako, yun yung magsisilbing pang tusok sa tiyan, pang buta sa tiyan. So ipapasok siya sa loob ng tiyan. And then, kapag nakapasok na yung needle or yung pako, kasama yung straw o yung maliit na tube, hahatakin dahan-dahan yung pako para maiwan yung tube sa loob. Tapos yung naiwang tube na maliit sa loob o yung straw ng Zesto, yun yung ikokonekta sa tubo para dumaloy palabas yung tubig na galing sa tiyan. Actually, meron akong sample dito. At ako nagpakair. So ito yung straw ng Zesto na sinasabi ko sa inyo, yung kulay puti. Tapos yung malit na pako, kung nakita nyo, mayroong malit na needle dyan. Yan yung magsisilbing pang butas sa balat ng tiyan. So kunyari, ito yung tiyan, tusok namin dahan-dahan. Titingnan namin gamit ang ultrasound para hindi kami makatusok ng laman loob o ng bituka. Pagkatapos, pag nasa loob na yung puti, pati yung needle, hatake namin to. Dito nakakabit yung needle. Wala nang needle, naiwan na sa loob yung tubo na maliit. Itong kulay green, ikakabit namin to sa tubo pa na mas mahaba para dyan dadalo yung tubig na galing sa tiyan.
So yun ang tinatawag na paracentesis. Meron siyang konting kirot pero naglalagay naman kami ng anesthesia para mabawasan yung kirot niya. So yun yung plan ng gawin sana kay Mr. John Regala para maibsan yung paglaki ng tiyan niya o yung tubig na nasa loob ng tiyan niya. Nag-decision na po na huwag nang ipagalaw ang aking hindi na rin po ako nakakainom ng gamot para sa nutrition sa atay. Sa totoo lang po, 5 araw na po hindi kumakain dahil po. Sabi ni Mr. John Regala, 5 araw na siyang hindi kumakain. Isa rin to sa mga simptomas ng liver cirrhosis. Ito yung tinatawag na anorexia o pagkawalang ganang kumain. Ang nangyayari ang anorexia o pagkawalang ganang kumain sa mga pasyente may liver cirrhosis dahil sa pagdami ng inflammatory mediators. Yung nabanggit ko sa unang video. Flashback. Yung mga cytokines, interleukins, pati mga antibodies. End of flashback. Yung mga chemical na yun, nag-induce din sila ng anorexia na kung saan nagdudulot sa pasyente na makaranas ng pagkawalang ganang sa pagkain. Wala pong pera. Kaya nananawagan po sa mga taong may mabuting puso. Tulungan niyo naman po ako. Dati siyang... Okay guys, bago tayo mag-proceed, kanina pa ako nagsasabi dito ng liver cirrhosis. I-define muna natin, alamin muna natin kung ano ba talaga ang liver cirrhosis at kung paano ito nangyayari. So ang liver cirrhosis ay hindi nakakawang sakit. Ito ang mga proseso kung paano siya nangyayari. So ito ang ating atay, nandito yung spleen. Merong ugat na papunta sa atay, ang tawag dito ay portal vein. Tapos merong ugat papunta sa puso na galing sa atay, ang tawag dito ay inferior vena cava. So yung ugat galing sa spleen, pupunta rin siya sa portal vein. So yung mga dugo na galing sa bitukan natin tsaka sa sikmura, pupunta siya sa atay para ma-metabolize. Yung dugo na galing sa spleen, pupunta rin siya sa atay. After ma-metabolize ng mga dugo sa katawan natin, pupunta na siya sa inferior vena cava at babalik sa puso. Ngayon, kung meron tayong liver cirrhosis, magkakaroon ng mga nodule, pati maliliit na peklat yung atay natin at titigas ito. Hindi makadaloy ng maayos yung mga dugo na galing sa bituka, pati yung dugo na galing sa spleen. So ang tendency, magkakaroon ng ascites, lalaki yung size ng spleen. Tataas din yung pressure sa may portal vein, kaya magkakaroon ng portal hypertension. Yan ang mga komplikasyon ng liver cirrhosis. So, yun ang liver cirrhosis. Tuloy tayo. Kilalang sikat na kontrabida. Naging bida rin ata ito, ano? Hello, Sir John! By the way guys, naalala ko lang, Mr. Rafi Tulfo, nakita ko na to in person. Sobrang guwapo, maputi siya, tapos sobrang bait, namamansin siya ng mga fans niya. Nakita ko to mga last year, pogi, tsaka mabait, Mr. Rafi Tulfo. Kuya Rafi, magandang hapon. Sir John, anong nangyari sa inyo? Siguro po sa sobrang pagod po sa trabaho, hindi naman po ako manginginom ng alak. Isa sa mga pangkaraniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng liver cirrhosis ang mga pasyente, ito ay dahil sa pag-inom ng alak o chronic alcoholism. Kung hindi naman nag-iinom ang pasyente, ang isa pang dahilan ay hepatitis. Sa chronic alcoholism or alcoholic liver disease, kapag umiinom tayo ng alak, na-activate ang enzyme na kung tawagin ay gastric alcohol dehydrogenase. Itong enzyme na to, ito yung nagpo-proseso sa alak na iniinom natin para matunaw siya sa loob ng katawan. Pero itong enzyme na to, kapag na-activate ito, meron siyang byproduct na kung tawagin ay acetaldehyde. Ang acetaldehyde nito, ito yung harmful, ito yung nakakasama sa mga cells natin, specifically sa mga liver cells natin na nagkukulong ng pagkasira nito. So kapag sira ng liver cells, hindi nila magagawa yung function niya. E isa pa naman sa function ng liver cells natin ay durugin yung mga tabang kinakain natin. Ngayon, sa paulit-ulit na pag-inom at sa katagalan ng pag-inom, since hindi na gumagana yung mga liver cells natin, nagbi-build up ngayon yung mga taba. Kasabay ng pag-build up ng taba sa liver, nagkakaroon din ng maramihang pagpepeklat o fibrosis yung liver natin. Kapag pinagsama tong dalawang proseso na to, nagkakaroon ng liver cirrhosis. Sumunod sa mama ko, nasa po nag-iilang lang ako dito. Hindi ko po alam kung paano po ako mag-isimula. Ako lang po may isa sa iyong aking aso. Malaman namin kung paano namin kayo matulungan. Minsan po, pag pumunta po ang aking baritustin sa sikmura, okay. Ang sinasabi ni Mr. John Regala na varicose vein sa sikmura, nagde-develop to dahil din sa komplikasyon ng liver cirrhosis.
Kung naalala niyo sa diagram na ginuhit ko kanina, hindi nagpa-flow ng maayos yung mga dugo papuntang liver. Ngayon, itong mga ugat na to, hahanap to ng ibang lugar na pupuntahan. Dumadaan sila sa mga ugat na malapit sa sikmura. Nagtatabaan o lumalaki o nagdadilate yung mga ugat na nasa sikmura kasi nga dun dumadaan yung mga hindi makadaan sa atay. Kapag itong mga ugat na to ay nagtabaan na, ito ang tinatawag na gastric varices. Isa sa mga komplikasyon ng gastric varices ay rupture o pagputok. Kapag pumutok ang mga gastric varices, nagkakaroon ng pagsusuka ng dugo ang mga pasyente. Sa ngayon po, magpe-pledge po ako, magbibigay ko sa inyo ng 100,000 piso. At bukod pa ho dyan, magbibigay ho ako ng mga gamot, groceries para sa iyo. Market para mamili ng mga grocery na ipinangako ni Idol Rafi pa. Gulay at bawal yung mga canned goods. Isa sa mga dahilan kung bakit iniiwasan yung mga canned goods sa mga pasyenteng may liver failure kasi mataas sa salt content yung mga canned goods. Ang salt, nagkakos ito ng water retention. Iniiwasan natin mangyari ito kasi nga masyado ng maraming tubig sa katawan ni Mr. Regala. Hindi natin gustong dagdagan pa yung tubig sa katawan niya. Kailangan ka ng sambayan Idol Rafi Tulpo. Ang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutunan. Pag nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sarili sa iyong pinagtatanggap. So tama yun, mga prutas, gulay, less salt. Pwede sa mga lean meat, mga isda, chicken. Sir John, magandang hapon po. Magandang. So guys, kung mapansin nyo, mayroong deformity sa daliri ni Mr. Jan Regala. No? Ito yung tinatawag na Dupuy Trans Contracture. Ano yung Dupuy Trans Contracture? Ito yung deformity na nangyayari sa daliri dahil sa chronic inflammation pa rin. So dahil mayroong chronic inflammation, nagkakaroon ng pag-build up ng collagen and fibroblast. O sa Tagalog, ito yung mga peklat. Ngayon, pag sumabra ang peklat mo sa daliri at sa mga kamay, nagkakaroon ng deformity. So kung mapansin nyo, liver cirrhosis, laging may word na peklat. Liver cirrhosis, maraming peklat sa atay, maraming peklat sa kamay. Nagra-rhyme. Simula po ba nang na-air kayo? Kamusta na po? Ito, hindi po ako makalakad. Tapos ito, manas. Mm-mm. O, may sugat pa ako dun. Bumagsak po kasi ako. So, yung pamamanas sa pa ni Mr. Jan Regala dahil dito sa epekto ng sobrang daming tubig sa katawan niya. Mahina kasi ang aking tuhod dahil sa kulang ako sa potassium. Hindi ko naman maipagamot. Naabot. Ang pagkakulang sa potassium o tinatawag na hypokalemia, potassium kailangan to para sa proper ng pag-function ng muscles ng katawan natin. Mga muscles sa katawan, muscles sa puso. So kapag mababa ang potassium mo sa katawan, prone ka nga na matalisod o manghina. Kaya madalas pong sumpungin ng sakit ng yung spleen ko pag sumakit, namimilipit ako sa sakit. So isa sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan ng mga pasyenteng may liver cirrhosis, isa na nga yun yung dahil sa sobrang daming tubig sa loob ng tiyan nila at sa paglaki ng mga organs. Ang mga organs na lumalaki, liver and spleen. Yung liver, yung andito sa kanan, tapos spleen andito sa kaliwa. Kapag malaking liver and spleen, tapos marami ka pang tubig sa tiyan, talagang sasakit yung tiyan ng mga pasyenteng may liver failure. Mag-iipon po ako, baka punta lang po ako na Amerika. Palanan niyo ding umalis dito? Abo, mamit ko lang bago ko maibigit ang aking mga mata. Action! Akin ang lupang ito! Ang sino man pumasok dito nang walang paalam, malilinti ka sa akin. Oh, ito ang reaksyon, sampal, pop! So ngayon, ang plano ng mga doktor kay Mr. Jan Regala, dapat mabawasan o matanggal yung tubig niya sa tiyan, tapos maiwasan din yung mga ibang komplikasyon ng liver cirrhosis. So paano nga ba makaiwas sa liver cirrhosis? Iwasan ang pag-inom ng alak, kumain ng maraming prutas at gulay, magpabakuna ng hepatitis B, at ugaliing magpakonsulta sa doktor ng regular. So yun lang, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Ang iniinom ko lang kay Mr. Jan Regala, sana magpagaling siya. May iwasan sana yung mga ibang komplikasyon ng liver cirrhosis at sana mapahaba palalo yung buhay niya. Marami siyang napapasayang tao dahil sa mga pelikula niya.
isa siya sa mga pinakamagaling na aktor ng pelikulang Pilipino. To Mr. Rafi Tulfo, maraming salamat sa kabutihang loob na ipinakita niyo. Alam ko marami kayong natutulungan lagi. At sana kung makakarating man sa inyo itong video na to, nagkita na po tayo. maraming salamat. Saludo kami mga frontliners sa iyo. Mr. John Regala, magpagaling po kayo. Nandito kami para tumulong sa iyo at magbigay ng tamang pag-alaga. Sana marami kayo natutunan sa video na to. Kung marami kayo natutunan, sana mag-comment ulit kayo. And kung di ko man nare-reply lahat, I promise binabasa ko yun isa-isa. Once again, I'm Doc Alvin Francisco, signing out.